Right, mga kamukil, magandang hapon, no? So, yan. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video, mga kamukil, no? Kasi sira yung wifi, no? Dito sa amin. Kaya hintay pa na maayos, no? So, ngayon, maayos na siya, mga kamukil. Nakapag-upload na naman tayo. Right? So, update tayo sa project, mga kamukil, no? Dito sa amin trabaho. Bali, ano na ngayon? Pizza na ngayon. Isang buwan, mga kamukil, isang buwan at apat na araw ngayon na trabaho namin dito sa project, no, sa second floor. Dalawang pala pag trabaho namin. So, ito na yung natapos namin, mga kamukil. Right, mga kamukil, no? So, dito, naakyat na namin yung mga pinulik board. Ito yung pang-flooring namin, mga kamukil. At hindi ko muna siya nilalatag, mga kamukil, kasi sigurado, mapupuno po yan ng gas-gas. Kasi lahat ng trabaho dito sa taas, dinadala ko na dito sa taas, no? At saka ko na yan ipipix, ilalatag kapag matapos na siyang makisamihan, matapos na siyang malagyan ng metal cladding, yung pinakadingding natin sa labas nitong second floor. And then, yan yung mga hardy picks. Right? Dito, mga kamukil, nagbuhos na, no? Ito yung beam na binuhusan. Tapos yun yung CR, mga kamukil, sa second floor, no? Patuloy pa din yan sa pagbuhos, mga kamukil, no? Right? And then dito sa mga wooling natin sa second floor, mga kamukil, ito na yung forma niya. Yan na, no? So yan, yan yung mga window jam na ginagawa natin. Pinakita ko naman, mga kamukil, yung paano paggawa nito sa previous upload ko, mga kamukil. Makikita nyo yan, no? Kung paano ginagawa itong window jam. Yan. So may mga iba nito, mga kamukil, wala na window jam, no? Direkta na lang sa studding ng ating walling. Doon na lang ididikit yung tawag nito, salamin, no? Pero pangit po yan tingnan, mga kamukil, kapag walang hamba yung ating mga bintana. Maganda, mga kamukil, kung may hamba, no? And then pinakita ko rin, mga kamukil, kung paano kinakabit, no, itong mga window jam natin sa madaling paraan. Yan. So bali dito, tatlong kwarto itong mga kamukil, mula sa bintana na yan. Bawat bintana isang kwarto yan. And then ito yung pinakaharap, may ano siya, may center window. And then may dalawang maliit na window dyan sa gilid na close lang siya, o di kaya uning type, no? So si sir na yung bahala kung ano yung design niya. And then dito sa pinakaharap, mga kamukil, ito na, no? Bali dito, ito yung sala ni sir. Tapos may isang kwarto dyan niya, nakikita nyo isang bintana. Kwarto yan. Dito, sala yan na side. Ito natitira, 300 cm yung lapad na sala, mga kamukil, no? And then, dito yung pinakahulwi. Ito, hulwi dito, no? Ito yung pinakadaanan, papunta dito sa balkoni ni sir, no? So ito na yung forma sa balkoni ni sir. Ito yung pintuan niya. Ito na yung pinakabalkoni ni sir, no? 150 cm yung lapad. And then yung magdadala ng ganda nito, mga kamukil, hand grill na lang, no? Ano? Itong ang tawag nito, stainless, no? Yung papalagay ni sir dito na hand grill. Right, so sa Monday siguro, mga kamukil, maumpisa na sa pagdingding ng metal cladding. So sa lahat ng mga nag-aabang kung ano yung i-dingding nito, so may mga nagko-comment mas matibay daw yung ano, yung akala siguro na hardiplex yung i-dingding natin, no? So may nag-comment kasi na dapat daw lagyan ng dubululing na plywood sa loob. So yung dingding nito, mga kamugil, metal cladding, tapos yung dubululing sa loob, ito na yung hardiplex, no? Hardiplex yung dubululing sa loob. Okay? So dito na side na lang yung tatapusin namin, mga kamukil, sa paglagay ng bridging. Yung mga studding nalagay na yan, so bridging lang yung kulang. Tinatawag na bridging, mga kamukil, yung pabalagbag na ganyan. So yung patayo naman, yun yung tinatawag natin studding, no? So yan, papatuloy yan sa pagbuhos, flooring ng CR. Right, so yan na yung update dito sa trabaho namin, mga kamukil, no? Sa baba, mga kamukil, tingnan natin kung ano yung natapos ng mga masundoon. Right, dito na tayo sa baba, mga kamukil. So dito sa baba, ayan, palitadahan na dito na side, mga kamukil, na dito. Ayan, paikot, no? Pati itong kwarto na palitadahan na rin to. Ayan, so yung kulang dito, mga kamukil, electrical, no? Medyo nahuli ako sa electrical. At PD pa pala ngayon, mga kamukil, sauran, no? Ito, pangalawang kwarto, ayan, napalitadahan na rin. So yung kulang, dyan na lang, no? Paikot, paimandi. Dito na yung tratrabo, hindi nang masun, no? Palitada. And then yung electrical dito na huli na, mga kamukil, no? Pero di bali, madali naman lang yan. So dito na lang, dito na finishing na sa labas, mga kamukil, tingnan natin. Alright, ayan yung sahod, mga kamukil, no? So dito sa labas tayo, mga kamukil. So ito na yung update dito, mga kamukil, no? Yan, napalitadahan, ah.
pati sa likod tingnan natin. Okay, ito na yung pinakaharap mga kamukil, no? Ito na lang yung hindi pa napalitadahan. Pina-stop ko muna yung palitada dito kasi kailangan mabaklas muna yung mga forma natin dyan para tuloy-tuloy yung palitada diretso-diretso. Pati yung beam mapalitadahan, no? Kasi yun yung importante, mapalitadahan yung beam dito sa harap. Magandang tingnan kasi kapag nakapalitada. So pag nabaklas lang yung mga forma sa susunod na linggo, mga Merkulis siguro, papabaklas ko na yan. Pwede na yung baklasin. Papalitadahan na dito sa harap. Right? Sa taas mga kamukil, ayan na yung forma niya. So kapag matapos itong mga kamukil, 100% napakagandang bahay na to, no? Ang nakaganda dito mga kamukil kasi yung dingding natin may kulay na. Dito sa likuran, yung mga kulang dito mga kamukil, pagpapalitada na lang sa mga posti, no? Yun na lang yung kulang. Pero palitada sa huling, tapos na. Ang hindi na lang palitadaan dito sa harap, right? So yan na yung pinaka-forma niya mga kamukil, oh. Yan na. So dalawang bintana dito sa pinakaharap na kwarto. Bali tatlong bintana, isa yung pinakamalaki, isa dalawa yung maliit, no? And din dyan sa balkonin ni sir, malaking salamin yan, no? Sliding din, sliding window na napakalaki. 210 yung haba niya mga kamukil, yung taas naman niya is 122 cm yung haba niyan. So mahal yan, no? Budget ni sir sa salamin dito nasa mga 100,000 yung salamin na budget niya. So kasya-kasya siguro 100,000. Kasi kung napapansin nyo dito sa baba, dami rin salamin, no? Na ilalagay. Yan. Ilang bintana. Maganda kasi tingnan yung bahay kapag maraming salamin na makikita. Right? So dito sa CR mga kamukil, wala pang nagbago, no? So dahil pa natin itong magdalaw kasi nag-flooring pa tayo dyan sa taas. Yan. So yung mga gamit dito sa CR mga kamukil sa banyo, kumpleto na to. Yan. Naka-stack na lang dyan. Mayroon pa dito iba. Marami pa dito, no? Panlababo. Ayan. Ka-stack na, kumpleto na yung gamit dito. Ito yung pang-ceiling natin mga kamukil sa labas, no? Ceiling metal cladding. Right? Pati yung kitchen sink mga kamukil, ito na, no? So kumpleto na to dito. Tapos mga moldings natin, ayan. So madali na, trapuhan na lang yan mga kamukil kapag gagamitin na. Ayan, so yun yung gagamitin natin sa pagkisami sa labas. Ayan yung magbibigay forma o magpapaganda nitong bahay na to, yung mga moldings niyan. Right? So dito sa loob, pag matapos talaga sa pagpalitada, Merkulis, tatanggalin to lahat ng forma, tapos palitada kaagad palibot. And then pagkatapos, automatic na magkisami, no? So yun na lang yung hinihintay. Dalawang kwarto dito sa baba mga kamukil, apat na kwarto sa taas. Right? Right, silipin natin dito sa malayo mga kamukil, no? Kung ano yung forma, no? Yung pinaka-forma niya, makikita natin dito mga kamukil. So yan na yung pinaka-forma niya mga kamukil, oh. Sa lahat ng mga nagtatanong, yan na yung pinaka-forma niya, no? So lilitaw lang talaga yung ganda niyan mga kamukil kapag makabitan na natin ng dingding, yung metal cladding na sinasabi natin. Right? So yan lang mga kamukil, no? Kung nga si mapapaabot ng video ngayong araw sa lahat ng mga bago sa akong channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-like ang video mga kamukil pag ito nyo nagustuhan. At siyempre mga kamukil, no? Paki-share na rin sa inyong kamag-anak, kapatid, kaibigan, no? Ang ating mga video, yun po yung pinaka-importante. And once again, Mungkel, Honda, love. Thank you.